Bakit ba palagi mong iniisip na hindi ka deserve maging masaya? Ba't ba mababa lang ang tingin mo sa sarili mo? Ano ba talaga ang problema mo? Kailan mo ba mapagtanto na nilalang ka ng Diyos upang mabuhay na puno ng pagmamahal? Kailan ka ba titigil sa pag-iisip na less than ka lang? Mahigit ka pa sa problema mo. Mahigit ka pa sa mga taong manluloko. Ano ba ang pinanghihinayangan mo? Kailan mo ba bibitawan ang mapait na nakaraan? Kailan ka ba mamuhay ng maayos? Bakit mo pinababa ang iyong mga pamantayan? Kailan mo ba bibitbitin ang pangarap mo? Kailan mo ba tutuldukan ang lahat ng to? Talagang ikaw ay natatangi at perpekto. Talagang maganda at kamangha-mangha ka. Bakit hindi mo ipapakita yon sa mga tao? Ba't hinayaan mo lang sila nasaktan ka? Nakalimutan mo ba na hindi ka doormat? Nakalimutan mo ba na ang lahat ng dumi na nangyari sa nakaraan ay kailangang manatili lang doon? Hindi mo yun pwedeng dalhin dito ngayon. Wala ka na sa nakaraan mo. Ang mga bagay mula sa nakaraan ay nagpapalakas sa'yo at nagturo sa'yo sa tamang tao o landas. Nalimutan mo ba yon? Ang mga tao na tinatrato kang less than, bakit di mo sila kayang bitawan? Bakit nakikipagkaibigan ka pa rin sa kanila? Hindi sila nararapat sa'yo. Hindi nila nakikita ang iyong kadakilaan at nais nilang panatilihin ang pag-average mo. Hindi nila gustong aangat ka. Hindi nila gustong malalampasan mo sila. Gustong-gusto nilang punitin ka upang manatili ka lang sa ganyang buhay. Gusto mo lang bang average ka na lang palagi? Ayaw mo ba ng more than? Ikaw ay kahanga-hanga. Maganda, gwapo, at kamangha-mangha. Huwag kang matakot na lumitaw ang iyong liwanag para naman makita ng lahat. Itigil mo na ang pagiging tupa at sunod-sunuran. Tiyak na alam mo ang lahat ng kadakilaan sa loob mo. Damhin mo yan sa lahat ng oras. Alam mo na may lakas pang natitira sa puso mo, pero hindi mo lang ginagamit. Siguro natatakot ka sa mundo. Itigil mo na yan. Walang mali o egotistical tungkol sa pagpapakita ng tunay na kagandahan mo. Hindi gusto ng Diyos na kimkimin mo lang yon. May mga tao pa rin na gustong makita ang totoong ikaw. Kung marami man ang naiinggit sa'yo, tanggalin mo sila sa buhay mo. Kung iniwan ka ng taong mahal mo, ipaubaya mo na lang sa Diyos ang lahat. Huwag mong hayaan na lalamunin ka ng takot. Takot kang mag-isa. Marami kang insecurities. May limitasyon ka. Huwag mong hayaan na pipigilan ka ng mga ito. May tunay na pag-ibig at may makikinang na buhay na nararapat sa'yo. At nandun sila sa hinaharap mo. Alam mo na ang kwento ng kahapon mo, di ba? Ba't iniisip mo pa? Huwag ka nang tumira dun. Natutuhan mo ang lahat ng mga aralin, di ba? Marami ka nang pinaniniwala ang kasinungalingan. Sapat na yun. Hindi ako sapat. Hindi ako matalino. Hindi ako maganda. Hindi ako gwapo. Hindi ako special. Pero alam mo, kasinungalingan lang ang lahat ng yan. Walang kulang sa'yo. Matalino ka. Maganda ka. Kamangha-mangha ka. At special ka. Nalimutan mo na ba yan? Lahat ng mga taong tinatrato ka na parang basura, yung mga taong nang iwan sa'yo, nais lang nilang panatilihin ka sa kanilang mababang antas. Hindi nila gustong makita kang lumago, o lumawak, o maging kahanga-hanga. Gusto nilang makita na malungkot ka, na mababang tao ka lang, na wala kang kabuluhan, at puno ng takot. Ginagawa yan ng mga bullies, pero hindi ka na ang taong yun. Hindi ka na nagpapaapi. Tumayo ka, at ipakita mo sa kanila. Ipakita mo sa buong mundo kung sino ka talaga. Ipakita mo sa buong mundo ang iyong tunay na kadakilaan. Ngunit higit sa lahat, ipakita mo sa iyong sarili ang tunay na pagmamahal. Mahalin mo ulit ang sarili mo. Mahalin mo ang iyong sitwasyon. Mahalin mo ang iyong sarili nang higit sa anumang bagay sa mundo. Kapag ginawa mo yan, ipinapakita mo sa mga tao
kung paano ka dapat mahalin at tratuhin nila. Huwag kang magpapa-apekto sa mga nangyari. Maging mabangis. Huwag hayaan ang sino man o anumang bagay na hahadlang sa iyong daan. Mahalin mo ulit ang sarili mo.